tinangkang patayin ni Saul si David. Ika-19 na kabanata. Minsan, sinabi ni Saul kay Jonathan at sa lahat ng lingkod niya, napatayin si David. Pero mahal ni Jonathan si David, kaya binigyan niya ng babala si David. Sinabi niya, naghahanap ng pagkakataon ang aking ama para patayin ka. Kaya mag-ingat ka. Bukas maghanap ka ng mapagtataguan at huwag kang aalis doon. Dadalhin po roon ang aking ama at kakausapin ko siya tungkol sa iyo. Pagkatapos sasabihin ko sa iyo ang napag-usapan namin. Kinaumagahan, kinausap ni Jonathan si Saul tungkol kay David doon sa bukid at pinuri niya ito sa harap ng kanyang ama. At sinabi, Ama, huwag niyo pong saktan si David na inyong lingkod dahil wala siyang ginawang masama sa inyo. Nakagawa pa nga po siya ng malaking kabutihan sa inyo. Itinaya po niya ang kanyang buhay nang patayin niya ang Pilisteo na si Goliath at pinagtagumpay ng Panginoon ang buong Israel. Nasaksihan niyo ito at natuwa kayo. Pero bakit gusto niyo pang ipapatay ang isang inosenteng tao na katulad ni David nang walang dahilan? Pinakinggan ni Saul si Jonathan at sumumpa siya sa pangalan ng Panginoon na buhay na hindi na niya ipapapatay si David. Ipinatawag ni Jonathan si David at sinabi niya rito ang lahat ng pinag-usapan nila ni Saul. Dinala ni Jonathan si David kay Saul at muling pinaglingkuran ni David si Saul gaya ng dati. Muling naglaban ang mga Pilisteo at mga Israelita at buong lakas na pinamunuan ni David ang mga tauhan niya sa pakikipaglaban. Sinalakay nila David ng buong lakas ang mga Pilisteo kaya natalo ang mga ito at nagsitakas. Isang araw, habang nakaupo si Saul sa kanyang bahay at may hawak na sibat, sinaniban na naman siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon. Habang tumutugtog si David ng alpa, sinubukang itusok ni Saul si David sa dingding sa pamamagitan ng pagsibat dito, pero nakaiwas si David. Kinagabihan, tumakas si David. Nagpadala naman ang mga tauhan si Saul para magmanman sa bahay ni David at para patayin ito kinaumagahan. Pero binalaan si David ng kanyang asawang si Mikal, kung hindi ka tatakas ngayong gabi, papatayin ka bukas. Kaya tinulungan niya makababa si David sa bintana at tumakas si David. Kumuha naman si Mikal ng isang diyos-diyosan at inihiga sa kama. Kinumutan niya ito at binalot ng balahibo ng kambing ang ulo nito. Nang dumating ang mga taong ipinadala ni Saul para hulihin si David, sinabi sa kanila ni Mikal na may sakit ito at hindi kayang bumangon sa higaan. Nang ibinalita nila ito kay Saul, pinabalik sila ni Saul para tingnan nila mismo si David at sinabihan ng ganito, Dalhin ninyo siya sa akin na nakahiga sa kanyang higaan para mapatay ko siya. Pero nang pumasok sila sa bahay ni David, nakita nila na ang nakahiga ay isang diyos-diyosan na may balahibo ng kambing sa ulo. Sinabi ni Saul kay Mikal, Bakit mo ako niloko at pinatakas ang aking kaaway? Sumagot si Mikal, Sinabi niya sa akin na papatayin niya ako kapag hindi ko siya tinulungang makatakas. Nang makatakas si David, pumunta siya kay Samuel sa Rama at sinabi niya ang lahat ng ginawa ni Saul sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta sila ni Samuel sa Nayot at doon nanirahan. Nabalitaan ni Saul na si David ay nasa Nayot sa Rama, kaya nagpadala siya ng mga tauhan para hulihin si David. Pagdating nila roon, nakita nila ang mga propetang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos at pinangungunahan ni Samuel. Pagkatapos, napuspos ng Espiritu ng Diyos ang mga tauhan ni Saul at nagpahayag din sila ng mensahe ng Diyos. Nang marinig ni Saul ang nangyari, muli siyang nagpadala ng mga tauhan para hulihin si David. Pero pagdating nila doon, ganoon din ang nangyari. Nagpahayag din ang mga ito ng mensahe ng Diyos. Muling nagpadala si Saul ng mga tauhan sa ikatlong pagkakataon. Pero ganoon din ang nangyari sa mga ito. Sa bandang huli, si Saul na mismo ang pumunta sa Rama. Pagdating niya sa malaking balon ng Seku, nagtanong-tanong siya kung nasaan sina Samuel at David. Sinabi sa kanya na nasa Nayot sila. Kaya pumunta si Saul sa Nayot. Pero habang nasa daan, pinuspos rin siya ng Espiritu ng Diyos at nagpahayag din siya ng mensahe ng Diyos hanggang sa makarating siya sa Nayot. Nang naroon na siya,
Hinubad niya ang kanyang damit at nagpahayag ng mensahe ng Diyos sa harapan ni Samuel. Nahiga siya ng nakahubad buong araw at gabi. Ito ang dahilan kung bakit nagtatanong ang mga tao. Naging propeta na rin ba si Saul?